baka kinakailangan i-triangulate, no? Ano ba yung sal-in mo bago ko pumasok ng gobyerno? Ano yung sal-in mo habang ikaw ay nasa gobyerno? Ano yung sal-in mo pagalis mo ng gobyerno? Ngayon, 2 years. No? Dahil ang paliwanag kasi ni Harry lagi ay wala na ako sa gobyerno. Wala na ako sa gobyerno nung nangyari yan. Wala na ako sa gobyerno nung nirepresent ko yan. Wala na ako sa gobyerno. Eh, hindi naman yun lang issue lang eh. Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming properties? Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming resources para bilhin ang isang malaking kumpanya? Eh kung ito lang ang nireport mo na sal-in mo bago ka pumunta sa gobyerno. Kaya siguro, baka, yun, hustuhin na natin. Dahil sabi niya, may conspiracy laban sa kanya. E di ituloy na natin yung conspiracy. No? Kunin natin yung kanyang sal-in bago pumasok sa gobyerno. Sa yung kanyang salin habang siya ay nasa gobyerno at yung kanyang assets ngayon na wala na siya sa gobyerno. Itatriangulate lang yan eh. No, alimbawa, kung lupain, kukunin mo yung papeles sa LRA, no? Land Regulatory Administration ba 'yon? LRA. Nandun yung mga titulo eh, no? So, kung ikaw ay may mga biyahe sa abroad every month, kasama mo si Mr. Supranational, wala ka na sa gobyerno, siyempre kailangan niya ng budget. So, kukunin mo yan saan? Sa Bureau of Immigration. Nakailang alis ka? Saan ka papunta? No? Kung buwan-buwan kang umaalis, may kaya ka. No? May kaya ka. Tapos yung mga kotse, kukunin mo yan sa LTO. Gaano karami ba pag may-ari mong kotse? Siyempre, marami ka pa rin hindi mahuhuli. Yung mga cash na hindi nakalagay sa banko, nakatago sa iyong kahadero. Pero kahit pa paano, makikita mo yung diferensya. Nung sal-in mo, bago ka pumasok sa gobyerno, habang ikaw ay nasa gobyerno at nung wala ka na sa gobyerno, I'm almost sure may mahanap dyan. How does it feel? How does it feel? How does it feel? to be able to articulate your thoughts. Hindi. To be able to articulate your thoughts with no interruption whatsoever. Parang kwal eh. Parang okay liberating. Ba? Parang liberating. Liberating. Eh. Oh, liberating. Yung wala sumisingit. Hindi yung katulad ng yung madalas mo na naranasan na tinutulak ka sa kumunoy tapos tutuntungan yung ulo mo. Mga ganun ba? Di ba? Saan programa ba nangyari yan? Yun yung norm eh. Yun yung norm. Hindi, saan programa ba nangyari yan? Ha? Ano, no? Dito kasi sa Fox First, we take pride in making sure that you will be able to articulate your thoughts uninterrupted. Diba? Oo nga. Okay ba? Yun naman ang maganda sa atin, diba? Nakakapagsalita sila. Yun naman yung maganda. Kahit ikaw ay tinutulak sa lusak, hindi ka naman binabara. Ang problema rito sa kausap natin, pag pinupuri, inaangat sa pedestal, eh talagang siya yung hindi naniniwala at gusto niya talagang itulak mo siya sa kumunoy. Hindi ko magagawa, hindi tayo ganun. It's pag nasanay ka kasi, pag nasanay ka, ang hirap ng baguhin. No? parang pag nagbago, parang medyo suspend ka eh. No? Ano bang yung barb sa dulo nito? Ano bang patibong ang susunod dito, di ba? Parang may mali, no? Oo, parang may mali. Nasanay ka, eh. No? Isa kayo, nahanap-hanap mo na lang, eh. Di ba pwedeng ihikwa ka na lang? Itulak sa lusak. Yung katawan naman nasanay na sa latay, eh, no? Hinahanap mo na. Hindi ako nasasaktan niya, eh. Bata mo lang yung walang latay, eh. Tapos biglang yan. Ito,